paano ba natin sisimulan tong vlog na to. Bali yung content natin sa vlog na to pala eh, review about sa Mykuni Curve. Okay, test ride na natin. Ayan, so ganyan siya mag-idle. Cold start. Tapos, check ulit natin mamaya pag nagamit natin kung magbabago ba or kung mamamatay or kung magiging unstable ba yung idle niya. Na meantime, gagamitin muna natin siya. Ngayon, susubukan ko kung may dagdag ba na top speed compare sa stock kasi stock na card ng Raider is 26, then yung pinalit ko is 26, then pinagkaiba lang eh ano no, mechanical yung pinalit natin, tapos yung stock is diaphragm, then about dun naman sa additional spray ng ano power jet, may dagdag pa. Natono ko siya last week. So, ilang araw ko nang gamit, kaya lang hindi ko na nagawang ilabas or i-edit yung video nung paano ko siya tinono kinabit kasi nasira yung cellphone ko. So, tara mga kalubak, no. Tignan natin. Test ride. So, gas consumption, saka ako lang siguro matitest. Gatid ako ng module, doon ko na lang itetest kasi ano yun, ang balikan ko doon is 36 kilometer. Kaya doon na, yun na lang yung ano, gagawin ko pan-test ng gas consumption ko. For now, review and ako sa inyo yung response, top speed and stability niya. Kahit na mainit na yung makina. Ito yung cruising ko pala. Walang backfire. Walang hagok. Walang pugak. Ayan. Cruising ko. Painitin ko lang konti. Bago ko bumarurot ng bumarurot. Bale, mas maganda ito compare sa stock carb kasi ramdam mo na hindi hirap yung ano eh. Hindi hirap yung engine. Sabagay, kasi nga naman, ang mechanical, kung gano'n mo, paano yun, kung gano'n kalaki yung open nung piston niya, gano'n din karami yung pasok ng hangin at saka nung gas. Unlike sa diaphragm na butterfly yung nagpapagana sa kanya, kaya medyo parang hindi maganda yung play niya. Ang maganda, ang gusto ko lang naman sa diaphragm, yung sa idle. Pero ngayon naayos ko na yung idle na itong flat slide, baka mag-stick na ako dito. Sayang lang yung video nung tinutono ko tong ano no, flat slide no. Pero hindi ko na ano, i-save nang maayos sa SD card. Sa internal ng cellphone ko na i-save eh yung cellphone ko nasira. Sayang. And by the way, mapapakita ko naman ulit sa inyo yung jettings na nilagay ko kapag dumating na yung 30 holes. Papalitan ko yung needle jet niya ng 30 holes. Kasi ano to eh, ang issue pala na itong flat slide ko ngayon, kahit matino na kapag ka mainit na yung engine, kapag ka cold start, mababa yung idle niya. So kailangan pa nating painitin para lang umakyat sa 1.1 yung idle niya. Then pag nagamit naman na okay na siya, nagiging 1.5. Yun lang naman yung maano ko nun. And then yun nga, yung jettings ko maliit, 110. Bala ko pa rin maglaki ng jettings, gusto ko pa rin mag 115 ganun. And sa tingin ko makakapaglaki lang ako ng jettings kapag magpaparami ako ng butas ng needle jet. Kasi ang stock hole ng Mykuni needle jet nasa 8 holes lang. Cruising so good so far. Bigay pa rin naman niya yung throttle response na gusto ko. Pero ang tanong, saan ako magte-test na ito? Daming sasakyan. Kamote gear. Naka t-shirt short tapos crocs lang. Ayan yung hatak niya mga kalupa ko. Konting piga lang yun ha.
Less effort lang pero ganun gumira. Nakaka-excite na yung test kung gano'n ba kabilis yung top speed na ito. By the way, hindi ko pa pala natetest yung dulo na ito kasi kwan, lagi ako may OBR, more on cruising. Ngayon ko palang masusubukan yung dulo na ito. Sana dumulo talaga. Tignan natin kung dudulo na. Sa playground ng mga kamote, dito na tayo. Kaya alam mo, mukhang maraming sasakyan ha. Hanap tayo ng may kamoteng makikilaro. Kalami na naglalaro dito, mga Loaded Mio and Loaded Wave. Sana nandito sila. Ah, wala. Wala nagtetest. Testing na natin. Downshift. Neutral. Ayan. Nasa... Ano ba? 5 kilometers din yata mahigit or 6. Ito na yung idle niya. So same pa rin. Game. Kulang sa kalsada. Yun lang, kinulang sa kalsada. Test 2. Lakas humatak. One 21, 22, 23, 24. Ay, kulang sa kalsada na naman. Ayun, so 124. Ewan ko kung gaano kabilis ko nakuha yun, no. By the way, yung gulong ko pala ay 100x80 tapos 80x80. Parehas tubeless. Tapos sprocket set ko ay 1445. Ayan. More on my, ano kasi ako eh, more on my OBR. So, yun yung test ride natin ng mga kalubak. Di ko alam kung okay na ba sa inyo yun. Yung takbuhan. Although 26mm lang naman kasi yung parb ko, same sa stock. Pero ang masasabi ko, pagkakaiba nila sa stock eh, mas malakas yung hatak na ito. Mas maganda yung throttle response. Aha. Tsaka mas mabilis mo nakuha yung 100 sa tingin ko ha. Ay no. May ano pa ako eh. Hindi pa ako ganun ka-racing magpatakbo eh. May daga pa ako sa dibdib kaya siguro hindi ko rin mailabas din yung full potential. Pero all goods. Sa tingin ko hindi ko na kailangan maglaki ng carb. Lakas. Lakas humatak. Ibang malayong malayo sa stock curve. Top speed 124, kulang sa kalsada. Pero not sure kung ano na, kung diretsuhan na or rektahan na. Kung same pa rin. Maikli lang kasi yung kalsada. Susubukan ko ulit mag top speed pag meron na yung 30 holes kasi maglalaki ako ng jettings nun eh. Same pa rin, 26mm Mikuni flat slide. Settings ko ulit, jettings ko 110 main jet, 31 pilot jet. Needle clip position nasa pangalawa sa taas. Doon ko nakuha yung tono niya. And doon naging stable yung takbo. Ito, tingnan yung stable yung RPM. Idle RPM, sorry. Nga pala, sa mga nagtatanong, no, kita nyo naka-hydraulic clutch ako.
Kung mapapansin nyo sa takbuhan ko kanina, nagpa-flying clutch ako. Hindi ko lang kung tama yung flying clutch ko na yun, no? Kung tama yung pitikan ko na yun. Pero yun nga, nakakapag-flying clutch pa rin naman ako kahit papaano. Kahit naka-hydraulic clutch. Kasi may nagsasabi na pangit daw ang hydraulic clutch kasi delay. So tingin ko nga, sabi ko nga sa inyo mga kalubak, no? Siguro sa ginamit na rin na hose. Kasi matigas yung hose na gamit ko eh. Pero walang brand. Yun lang. So subukan ulit natin dito sa bypass. Tapos uwi na ako. Baka pagalitan na ako ng asawa ko. Yun o. Ah, okay. Nakalaro tayo. Pauunahin natin to. Smash Legendary Power Pipe. Hindi ko alam kung naka-carve din to. Kalkal yung chicken pipe nya. Oh, nga pala sa tatanong, naka-stock elbow pa ako. Medyo mahal pa yung big elbow kasi magpapagawa pa ako ng cellphone. Saka na siguro yung big elbow. And stable idle nya sa traffic lights. Racing si bossing. Pero di ko alam kung yun na yung sagad, no? Alam mo yung tawag doon, yung hangin. Meron tayong air. Basta yung hangin. Dito natin susubukan. Salamat sa'yo, bro. Smash. Ayan. Yeah. 125. Mukhang kukulangin ulit tayo sa kalsada dito, ah. Paakyat mo sa part na yun. Pero subukan natin. Kung before pa pumunta dun, magiging 100 na kagad. Ayan, ah. Nice. So, tara, subukan ulit natin. Ay, may babae. Uphill. By the way, hindi pala ako naka-aerodynamics. Ano ako, naka-chill ride position. Downhill. Right position ako, no? Hindi ako naka ano, aerodynamics. Siguro yung bangga ng hangin din eh. Tingin ko ano yun. Totoo din pala na meron yung bangga ng hangin. Subukan ko mag ano dito. Mag aerodynamics. Kasi hindi naman ako masyado nag aerodynamics pag rides eh. So ito. Ba, mas mabilis nga, no? Kakatakot lang.
Ang mahina pa loob ng kalubak nyo. Hindi pa buo loob mag ano, walwal. So yun na lang muna mga kalubak. 125 top speed. Hindi naka aerodynamics. Ulitin ko, gulong ko is 80-80 front, 180 rear. Tapos kalsada kulang, kulang pang duluhan. Aba, may isa pa. Kulang talaga sa kalsada, kahit anong gawin. Popelo pa lang siya eh. Ayan. So doon na nagtatapos mga kalubak. Saka ako na ulit susubukan kung may dagdag ba yung, or kung mas okay din ba yung performance nung naka 30 holes. Ngayon pag naka 30 holes na ako, saka na ako maglalaki ng jettings, no? Main jet. Subukan ko mag 115 or subukan ko lang ibaba yung needle jet. Alin kung alin sa dalawang mas maayos. Ayan, after gamitin, ayun, di siya namamatay. Shoutout sa Smash kanina, no? Di ko alam kung hinintay niya ba ako o ano. Sorry kung sa tingin ko parang hinintay niya ako kanina eh. Eh, hindi naman kami pwede mag-racing-racing doon. May mga sasakyan sa likod namin. Yan. Paghinto, dapat mamamatay. Hindi siya namatay. Chill rides. Madalas ako mag-chill ride pero bakit ako nagpalit ng carb? Mas tip ko kasi ang play ng mechanical ano mga kalubak compare sa diaphragm. Although may mga nagsasabi na stock is good. Para syempre bilang ikaw na rider na mas ano mo yung kung paano ka magpatakbo or paano mo laruin yung motor mo, eh yun nga. Syempre dun ka. And ang habol ko talaga sa flat slide din, no, bukod dun sa piston niya, eh yung spray nung power jet. May nag-ano nun eh, may nag-share about dun sa spray ng power jet kung ano yung purpose nun bukod sa racing. Ang natatandaan ko lang eh Swedish, basta foreigner. Tapos ang pagkasabi niya dun eh power jet is originally invented in Japan for racing. Tapos pinaliwanag din niya kung ano bang magandang na idudulot ng power jet sa car or sa makina, eh para yung hangin na papasok sa combustion chamber ay malamig. Well, may sense nga naman, no? Lalo na sa wide open throttle. Malakas sa gas. Well, siguro may dagdag sa gas konti. Kasi ano lang din naman yun eh. Parang gapatak din lang naman yung sinisip-sip niya. Or binibigay niya sa ano. Tsaka, saka lang naman gagana yung power jet niya kapag ka naka full wide open throttle ka. Pero pag ganito naka-cruising ka, ayan, parang ganito. Itong gas ko ngayon, naging 2 bars na lang from 3 bars. Pero ano na yan, 3 days gas ko na yan, no? 3 days gas. Galing pa ako sa malayo nun. Galing kami ng Lingayen. Kami nag ano pagas kasi nga cruising lang eh, kaya siguro paghatid ko ng ano, pagpaghatid na ako ng module, saka pa lang ako makakapag-test ng gas consumption. So far so good na sa cruising. Sa top end, hindi ko alam kung okay na sa inyo yung 125, no? Sa akin kasi medyo kabado. Nakabahan na ako kaya hindi ako nag-aerodynamics talaga eh. Tapos ang laki pa ng mga gulong ko, then meron pa akong box sa likod. Yun lang may i-share ko sa ngayon mga kalubak, no? Pasensya na kung medyo kulang yung video.
wala na naman yung kung paano ko tinono, kinalas, kinabit, ganun. Kasi nga nasira yung cellphone ko that time. So, pornada na naman yung promise ko. Bale, pagdating naman nung 30 holes, sana ayos na yung cellphone ko, eh, makunan ko ulit lahat. From the start, hanggang sa pagte-test ride. Paalam mga kulbak, hanggang dito na lang. For the next video na lang po, no? Bye-bye! Chicks, spark plug. Kuha na natin yung timpla niya sa settings na ito. Flat slide. All goods. Yeah. All goods, you know, I am a focus.